ito nga at po kasi lately to na ilang araw ako na hindi makakilos ng ayos ng makakilos ng maayos kasi yung una masyado akong inubo yung buko na ubo, grabe. Tapos nang gagaling talaga, hindi ako makatulog sa may aircon, no? Tapos dahil sa kaubo sa gabi, hindi na alos ako makatulog. Tapos pagising ko sa umaga, hinang-hina ako, siyempre yung doko. And then tutulog ako niya hanggang tanghali. Pagdating ng tanghali, kahit siyempre naka ano na rin, naka bawi-bawi ng konti, ka-off na yung aircon, electric pa na lang, so pwede na. Nagpa-check up ako online sa isang cardiologist at ano, finding niya sa akin ay according doon sa interview niya sa akin, yung ano, ay meron akong spot sa baga. Magagamot naman siya, ang ano lang, kailangan ko upang magpa CT scan or siguro x-ray muna. Naresetahan niya ako ng mga gamot kasi pagkatapos ko ubuhin, nahirapan na ako huminga. Hindi naman siya COVID kasi negative na ako sa COVID. Tsaka nung ilang araw makainom ako ng gamot na nareseta niya, yung mga gamot na ano, umayos yung pakiramdam ko. Ang naging problema ko naman bigla ay bumaba na naman yung potassium ko, yung aking potassium. Tuwing atakihin ako niyan, natake ako niyan last year din. Ang pinagagamot ko lang diyan yung saging. Alam niyo yung ginagawa ko, advice ko, tip ko doon sa mga ano, yung saging na saba, napakabisa niyan. Ano yung ang inaano ko, yung pet ng saging mismo, yung balat. Yung sa pinakadulo, di tangkay sa taas. Tapos yun sa dulo, yun yung kinakain ko. Hindi ko kinakain yung laman. Pag nakasampu ako noon, ng ganon, sobrang pait. Then maubos ko yung sampu sa isang araw. Hintuan ko na yun. Maghihintay na lang ako. 3 days lang. After nung anon, 3 to 4 days, magaling na ako noon. Tapos bago umulit yun, taon na. Ang nangyayari lang, hindi ko nami-maintain siya. Dapat siguro at least monthly gagawin ko na yung kahit hindi sumusumpong yung ano ko, kahit hindi sumusumpong siya, para maiwasan ko na yung ganitong bigla na lang walang ano yung pa ako, walang lakas yung pa ako, nakakatayo ako pero kailangan nakatayo lang, hindi ko pa pwedeng yuyuko ng konti o maglalakad ka, kailangan doon sa patag lang. Pag medyo may konting platform, mataas ng konti o mababa, nag-aano ako doon, naglulupagi ako doon. Hindi kinakaya nung pa ako yung bigat ng katawan, nababagsak ako. Kapag mataas naman, hindi ako makaahon. Halimbawa, meron kang lalaktawan, mga 1 dangkal, na ganyan. Hindi ako makaahon doon kasi wala nang lakas yung paa. Tapos pag ano, nakakalimutan ko, minsan nababagsak ako kasi nawawala yung ano, yung puwersa nung pa ako. Pag hindi ako nakakapit, kaya dito palagi akong nakahawak dito. Hawak dyan para ma nahirapan ako dun sa ano weeks na ano nga yung sumumpong yung aking ano yung spot ko sa baga ganyan. Tapos ano yun eh, dahil sa ang ano niya, dahil sa palaging pagtutuyo ng pawis sa likod, tapos yung lakas manigarilyo kasi malakas po ako manigarilyo eh. Kasi nung bata pa lang ako, matuto akong manigarilyo. Nasa mga 25 year old ako. Bulldozer operator ako during that time. Kasi working student ako eh. 19 year old ako nag-start niyan. Na maging bulldozer operator. Lumakas ako manigarilyo mga around 25 year old na ako. Kasi sa bulldozer, kapag sumasakay ka dyan, shifting yan. Palaging dalawa operator niyan. Every 4 hours ka lang umuupo sa ano. 4 hours kang uupo dyan, mag-ooperate ka 4 hours, then hihinto ka, yung karelyebo mo naman, 4 hours ka na naman maghihintay sa kanya. So, ganun ang ano. Kaya,
Ayun, naging isa sa libangan ko yung sigarilyo hanggang sa nadala ko na siya ng ano. Yun yung isa sa mga dahilan ng yun, kung bakit nagkaroon. Pero magagamot naman daw siya, hindi naman siya ganun kalala. Nitong huli lang kasi, mabilis na ako mapagod. Kaya doon na, yun na yung umpisa. Tapos nito nga, sa air condition na ano, hindi na ako pwedeng matulog kasi hindi na talaga, kasi pag malamig yung ano ko, magaling pa doon sa mainit, electric pan lang, okay ako doon. Pero pagdating sa matutulog ako sa may aircon, pag na over ako doon, let's say natulog ako ng alas 12 o nakabot ng alas 6, naka aircon ako, yari na. Ngayon kung matutulog ako alas 3, magising ako ng alas 6, alas 7 na nasa, okay pa kasi medyo ano, tatlong oras lang ako sa aircon. So hindi masyadong nababad ng matagal, pero pag nababad ako ng matagal, grabe yung pahirap sa akin. So ito nga, ngayon kasi alam nga naman ang hinto ko, sumasakit lang yung ulo ko sa ano, kaupo ako, nagpapahinga, sumasakit lang yung, lalo sumasama yung pakiramdam ko, yung wala akong ginagawa. Kaya ito, kanina yan nga, dalawang offset yung ginawa ko kanina, ayan o, pareha siyang pang ano, manlapat. Pang manlapat siya, pasensya na kayo dun sa mga nauna natin na ano, na ginawa, na hindi ko na nalagyan ng pin. Hindi ko na siya nalagyan ng pin kasi nga po nahihirapan na akong kumilos during that time. Sa isang araw, makakagawa lang ako na isa, para bumagal po talaga kasi nga masama yung pakiramdam. Kanina, since ang masama ko lang nararamdaman eh itong ano ko, yung paa ko, talagang medyo hindi pa ako gumagaling kasi kilala sumumpong to, mga 2 days pa lang, nakakain ako na saging kahapon lang. So ngayon, inaasahan ko mga 2 days pa, okay na to yung paa ko, condition na. Yun namang ano, spot ko sa baga, yung ano ko, medyo ano ko na kasi umiinom na ako ng gamot eh, resetahan ako. Then after matapos ko yung mga gamot na yon, mag-ano ko, papa-X-ray muna ako para medyo mura-mura. Tapos saka para ma-identify yung kung anong gamot talaga yung inumin ko. Mga siguro mga 6 months yung gamutan yan. At least okay naman. Sa ngayon, unti-unti ko na naalis yung paninigarilyo. Sa ano ngayon, nakakalimang stick na lang ako a day. So medyo ano na. Hanggang siguro, hanggang sa makalimutan ko na yung paninigarilyo. Gastos din naman, mahal-mahal na ng sigarilyo ngayon. Kaya ito, pasensya na po doon sa mga nauna. Tapos gumamit ako ng materialis na kagaya ng iba, para lang daw sa parang para lang yung nakikita mo sa Shopee, hindi siya ganito. So pasensya na po kayo, at during that time naubusan tayo ng ganito kakapal na ano. So ang ginawa ko, yun din naman ay ini-introduce nila as gawing offset, kaya lang mas manipis yun dito. Ito siya, ganito siya eh. medyo manipis yung kanyang pagka, ito po siya. So ito naman ay kagaya nito, naka-ready para gawing receiver ng PCP. Ayan, multi-shot gagawin na dito. Ito nga po, kinis na eh, makikita nyo, kinis na siya. Tapos pantay na siya, eskwalado na yan kasi inano ko na. Gunti ko pa nga po nagawang offset to, ayan kung makikita nyo, may mga guhit na siya para putulin, gagawin na sana ng offset. Ngayon, dumating yung materialis natin na makakapal. Ito nga, paubos na. Ang haba niyan eh. Pinutol-putol ko. Ayan, bukod doon, mayroon pa ditong dalawa. Pinutol-putol ko na siya para gawin ng sable yung offset. So, ngayon nga, yung dalawa na yon, gagawin ko na yon kasi ano na, kailangan na siyang gawin. Itong dalawa na to, meron ng
meron ng pinaglalaan, may padadala na rin to, kaya at tatapon siguro. Nahihirapan lang ako ngayon kasi hindi ako pa pwedeng kagaya ng pagbubuta sa kanya. Yung aking bench drill, medyo mababa ang pwesto. Kailangan doon nakaupo kang ganon. So yun yung problema ko. Hindi ako maka... Hindi nga, pag umupo ako, kailangan may matibay akong mahawakan para makatayo ako. Kasi hindi talaga kaya nung pa ako na tumayo siya. As in, yung hahawakan ko lang. Hindi rin pwede na isang kamay lang ihahawak ko kasi medyo yung kamay ko kulang din sa power kasi apektado rin siya eh. So kaya yun ang problema ko, kaya nandito nakatayo. Kaya po yung mga nauna, hindi ko na nalagyan ng pin kasi yung itong yung iba, napilitan akong luwagan kasi hindi pumapasok yung regulator sa kanya. Ang isukat ko, hindi siya sumasagad. Ayan, hindi siya sumasagad. Kaya yung dito, kagaya nito, okay siya. Meron siya sa loob. Gumagana yung dito, yung o-ring dito. Pero dito sa isa, since nung isukat ko, pagkatapos na kasi, kailangan mo nang ukain yung loob pag hindi siya sumagad. Kasi ibig sabihin nun, sikip yung dulo. So hindi nyo muna matatansya yun kasi nasa loob. Kaya po, may time na ganun. Sayang naman yung materials kung i-reject natin. Tsaka yung time, matagal din pong gawin. Matagal siyang imakina. Ayan siya. Ang inaano ko lang dyan is yung talagang dapat ay... yung pin, yun nga po. Kaya hindi ako makapaglagay ng pin dun. Kasi po, sa bench drill yun gagawin. Yung pagbutas ng paglalagyan ng pin, sa bench drill po yun. Ngayon, hindi nga po ako makagamit ngayon ng bench drill. Kasi, yung pa ako, hindi ko maiyo ko. Pag upo ako, at lupagi lang ako. Hindi ako pwede yung nakatingkayad ng pag umupo naman ako at plastic yung upo ako, hindi ko magagamit para sa pagtayo. Kaya po, yung mga, since kailangan ko nang maipadala yung mga offset na yun. Pasensya na po kay Sir, kagaya kay Sir Agilus. Napadala ko yung offset niya bukod dun sa yung isang materialis yung ginamit. So, square lang siya. Parang yung nabibili lang sa Shopee. Yung mga naka-display doon. Wala ring pin. Kasi po, yun yung dahilan. Hindi ko nga lang po talaga nakasanayan na ako yung tipong siguro kung ako magkakasakit at hindi ko na lang talaga kaya tumayo yung talaga lang po dun yung ako mapapahinga talaga. Pero hanggat kaya kong tumayo, kumilos, kung hindi ko man kaya ngayon, nahihilo ako, babalik ako, pahinga ako sandali. Pag yan, nakachempo ako na medyo maganda yung kondisyon ko, dire-diretso yun. Hanggat kaya ko, dire-diretso ako. Kaya lang yung mga hindi ko na magawa, yung kagaya nun nga, maglagay ng pin. So yun yung naging kakulangan ng bandang huli. So pasensya na po doon sa at kailangan din maipadala ko na yan. Ayoko naman na di-delay yung mga... So kaya lang, wala talaga akong magawa. Kasi nga, tao lang po tayo eh. Kahit yung makina, nagkakasakit eh. Kahit yung mga sasakyan. Dumarating ang araw, nasisira, kakaroon ng mga diferensya. Isa tao po, mahirap gamutin pagka matagal. Tapos talagang totoong doktor talaga yung kailangan mo. Gagastos ka talaga para sa consultation, sa check-up. Bibili ka talaga ng yung gamot mo talagang kailangan. Tapos yun nga, nasabayan pa nga ako ng nagka-doble-doble yung kaya ko na kasi nga umiinom na ako ng gamot, so okay na siya. Kaso ito nga lang po, yung pagbaba ng potassium, napakahirap. Sabi nga sa akin yung nagpunta dito kahapon na napakahirap daw nung ganyan, na kasi para ka ang katumbas niyan, pag sila daw parang na-stroke sila kasi nakahiga na lang sila, hindi sila makalakad kasi nga yun nga yung ako pinipilit ko talaga
Hindi talaga ako sanay nung hihiga na lang, hinto magpapagaling. Parang mapapahiga mo ako niyan, ilang oras, ilang ano, pero yung pagtatrabaho, andun pa rin. Chichempuhan ko lang yan. Pag hindi ko kaya ngayon, mamaya, mamaya ka. Pag ano, nakaya ko makapunta rito at ano, ayun, kaya nakagawa ako ng dalawang ano, offset na kailangan ko rin ipadala sa Saturday shipping niyan. Sana bukas sana okay na to kasi naka yun lang po ang tip ko sa inyo yung mga nakaka-experience ng ganyan, marami po yan eh, kasi yung nag-tip sa akin yan sila rin. Kaya alam mo marami eh. Tapos yung pumunta nga rito sa akin nakaka-experience din ng ganyan, mas malala pa nga doon dating sa kanya. So tip ko sa inyo yung puwit na saging. Yung isang ano, yung saba, yun yung ano, yun yung nandun po yung visa. Hindi sa laman, kasi yung laman, di ka. Yung laman, okay din, pero mas mabisa, eh talaga, yun nandun. Kahit, although, balat na yun, nandun yung, ano, kaya mga tip ko sa inyo. Well, may isa akong binubuo dito. Yun nga, tingin ko, may problema ako dun sa, ano, sa offset dito. Kasi masyadong lumaki yung sa loob. Kaya ang nangyayari pag ano yung tunay na lakas ng pressure niya yung output, kasi ang nag-a-apply ako ngayon ng output is 350 to 400 hanggang 450. So medyo nagpipilit lumabas yung o-ring. Yung tumatagilid yung regulator. So nakakalabas yung kaprasong o-ring. Kaya ang isang napansin ko dun sa kuan, kasi siguro ginawa ko to yung pagod na ako yung pang-last na. Kano siya? Mababaw yung groove ko ng ano, ng o-ring, kaya mabilis siya nakakalabas din. At ang ano dito is lagyan ng mas matabang o-ring. Ngayon, kakalasin ko siya ulit at ilalagay ko sa machine para ma-regroove siya. Yung thread naman niya, walang problema, lalim naman. Kahit ito, tangos na thread na ng ano, ng regular. Palitan ko yung offset nito para sure tayo. Papalitan ko siya kasi hindi mawawala yung minsan. Pero yung mga ano kasi pinapadala ko, sinisigurado ko na pagdating sa trading talaga okay siya. Kasi mahirap na dun sa kanila yung ano eh. O yan, maipasok mo lang siya ng konti. Kahit isang ipin lang, o hindi mo siya mapubunot. Pero may kaprasong kalog. Ayan. Kaya po ito, sure to na no problema. Ngayon, ang ano nito, since ito ay gastado na, yun pong mga bagong regulator, mas ma-ano po ang thread dito, mas malaki siya. Kaya talagang ano na siya dito, pit na pit siya. So, ayan, wala tayong pangamba dito. Doon lang sa isang yun, siguro yun ay, kita nyo naman pati sa groove, medyo nagka-problema. Ito, ang ganda ng groove niya. Ayun eh, ang babaw. Kaya, yung time na yan ay, siguro, pagod na ako, ito, inaantok na ako. Ayan, ano, sayang din nga, pag ganyan, sayang yung materials kasi hindi na, di pa siya na perfect gawin. Pero wala tayong magagawa, kailangan natin gawin yon. At habang nagtatagal, pa-improve po ng pa-improve yan. Kasi alam nyo naman, nasa isang buwan pa lang yata akong nagagawa ng ganito, yung ako mismo ang nagmamasin. Kasi nung quarantine ako 2 weeks, yun, nagagawa ako. Then, after noon, siguro nasa mga ganyan, hindi aabot ng isang buwan at kalahati ko palang ginagawa. Kaya, hindi pa ganun. Alam niyo naman ako pag ginagawa ko na siya ngayon, paglilipas ng ano ng konting panahon, na-improve ko nang na-improve yan hanggang sa talagang improve na improve siya, yung ayos na ayos talaga siya. So yung pinakamagandang pwedeng gawin sa kanya, ano, siguro bigyan niyo pa ako mga isang buwan pa at talagang biging okay na siya, yung sana yung PCP ko ay matapos ko na. Kukunti na. Ito na nga po, naka, ano na, may gagawin na ako dito, ano.
hammer, ipapabricate ko sa kanya para maging hammer, no? Kasi hammer type siya. Ito kasing ano, ay gagawin ko pa. Wala pa siyang mga butas. At ano ko pa yan, pagkain na yung nagawa ko, mas gusto ko kasi yung bolt action. Kasi unang-una, nalalagyan siya ng magazine. Nagagawa siyang multi-shot. Tapos, plano ko kasi yung makapal na itong ano, gagawin kong para sa akin. Kaya lang, kung ito ay hindi magagawang offset. Ito po ang gagawin ko saan. Ayan. Mas malaki ang magiging butas. Malaki ang plenum. Kaya mas gusto ko siyang pero mag-order ako niyan na mahaba para sa mga offset. Ngayon kung hindi siya abutan, siya yung gagawin kong receiver. Para ano, although mabigat, mas ano ka naman, sigurado ka, makukontento ka sa performance. So hanggang dito na lang po at magsiset ulit ako. Kailangan tapusin ko na to kasi nangako ko doon sa may-ari na ito ay sa kanya na ako naka-focus. At doon sa isang, makikita nyo may iaano tayo na foot pump. I-assemble natin na foot pump. At PCP din siya. Kailangan din yon ay matapos bago mag-Sabado. Kailangan perfect na siya before Saturday. So, yun po yung mga update ngayon. Akala ko, yung, kung nagtuloy-tuloy kasi yung aking ubo na grabe, tapos nahirapan ako huminga, hindi ako makapagtrabaho, mahirapan ako magtrabaho kasi nga, every time uubuhin ako, hinahabol ko yung hininga ko. Tapos, yun nga, nung maresetahan ako ng gamot, yung mabilis, wala na sa akin yung ganun. Tapos hindi na ako inuubo. Napakadalang na sa isang araw siguro, baka uubo ko isang beses, sandali lang. So, pero ano pa rin, kasi yun nga, noong mga nakaraang months, mabilis ako mapagod. Kaya po, ano dyan, is mas maganda yung gamutan na diretso para makabalik ako doon sa talagang bakbakan na hunting ulit. Pagdating sa ano, sa lalabas tayo ay makasabay tayo doon sa mga bata pa, kagaya nung ginagawa ko nung una, yung nakalipas na taon, talagang kondisyon na kondisyon tayo noon. Dito lang naglipat ang taon, doon ako nakaramdam na talagang medyo numibilis ako mapagod. Hindi katulad yung dati na talaga kahit umakit ako ng bundok, okay lang. Tapos yung pulso ko, okay pa rin. Ngayon, hindi na. Kaya pag natapos yung gamutan ko, siguro babalik yung ganon. Mawawala sa akin yung pagsisigarilyo. So, medyo maganda. Malaki yung improve. At balik tayo sa dati. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa ano, sa mga tumawag sa akin kanina, sa mga nagtatanong, dun sa mga nag-i-inquire, dun sa ating mga kaibigan natin sa iba't ibang bansa na kumukontak sa atin kanina pa. So, nagkaroon din ako ng mahabang panahon para sa pagsasagot ng mga ano nila kasi yun nga, hindi ako ganong nakakatrabaho. So, hindi naman ako natutulog lang pagdating doon, nasa computer ako, may hawak akong cellphone. So, naasikaso ko yung mga inquiries tsaka yung mga tanong. So, hanggang dito na lang po ulit at makatapos ko yung offset nun. Macheck ko yung offset din ng ng foot pump para pag in-assemble natin siya, sigurado siyang maayos. Makagawa tayo ng hindi na ako ngayon, hindi katulad yung nakarang araw. Kahit video, hindi ako kagawa. Kaya, so, ganito na lang po at maraming salamat sa inyo lahat.